Magandang araw sa lahat ng mag-aaral na nasa ikawalong baitang. Ito ang iyong paaralang panghimpapawid sa edukasyon sa pagpapakatao. Nasisihan po akong makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng teleradyo. Ako si Ginang Marino Mendoza mula sa F. Bangoy National High School Cluster 1, ang iyong teacher broadcaster sa araw na ito. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang panibagong leksyon sa Module 1 sa ikatlong markahan na may pamagat na Paraan ng Pasasalamat. Bago tayo magpatuloy, ito ang mga layunin sa ating pag-aaral. Pagkatapos ng pagtatalakay, ay natutukoy ang mga biyayang natanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa at mga paraan sa pagpapakita ng pasasalamat. Nasusuri ang mga halimbawa o mga sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito. Alam kong nasasabik na kayo na matuto sa ating panibagong leksyon, kaya't halina kayo at itatalakay natin ang mahalagang leksyon tungkol sa paraan ng pasasalamat. Simula pa nung bata pa tayo, ay itinuro na ng ating mga magulang ang pagsasabi ng salamat sa mga taong nakakagawa sa atin ng kabutihan. Napakasarap din sa pakiramdam ang makarinig ng salamat mula sa taong ginawan mo ng kabutihan. Tanda ito na pinapahalaga niya ang mabuting nagawa mo sa kanya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pasasalamat? Ang pasasalamat ay gawi ng isang taong mapagpasalamat. Ito ang pagiging handa sa pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa sa kanya ng kabutihang loob. Ito rin ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam. Ang pasasalamat sa salitang Ingles ay gratitude na nagmumula sa salitang Latin na gratus na ang ibig sabihin ay nakalulugod, gracia na ang ibig sabihin ay pagtatangi o kabutihan at gratis na ang kahulugan ay libre o walang bayad. Paano nga ba maipapakita ang pasasalamat? Ito ang ilan sa mga paraan. Una, magkaroon ng ritual na pasasalamat. Ito ay paggawa ng refleksyon sa bawat kabutihang natanggap mula sa Diyos at kapwa. Pangalawa, magpadala ng liham pasasalamat sa mga taong nagpakita ng kabutihan. Sa simpleng sulat na may mensahe ng pasasalamat, ay madarama na ng iyong pinadalhan ang iyong pag-appreciate o pagpapahalaga sa kabutihang kanilang ginawa. Pangatlo, bigyan ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakailangan. Isang halimbawa sa pagpapakita nito ay niyakap mo ang iyong magulang dahil sa pagluto ng masarap na pagkain sa iyo. Mararamdaman din ang iyong mga magulang na pinapahalagan mo ang kanilang ginawa. Pang-apat, magpasalamat sa bawat araw. Itakwil ang mga negatibong kaisipan at harapin ang bawat araw na may pag-iisip sa mga biyayang natanggap tulad ng hanging nalalanghap at iba pang mabuting bagay. Panglima, ang pangungulekta ng mga quotations ay nakakatulong din upang mapabuti ang iyong pakiramdam. Maaring ilagay ang mga quotation na ito sa ibabaw ng iyong mesa upang ito ay mabasa at maalala. Pang-anim, gumawa ng kabutihang loob sa kapwa na hindi naghihintay ng kapalit. At ang panghuli, magbigay ng munti o simpleng regalo bilang pag-alala sa kabutihang nagawa sa iyong kapwa. Kung ang pasasalamat ay isang espesyal na bertud, dahil nagampanan mo ang iyong moral na obligasyon sa iyong kapwa, ang kawalan ng pasasalamat or ingratitude ang kabaliktaran naman ito. Ang ingratitude o kawalan ng pasasalamat ay isang masamang ugali na nakapagpapababa sa tao. Mayroong tatlong antas ang kawalan ng pasasalamat. Una, ang hindi pagbabalik ng kabutihang loob sa kapwa. Pangalawa, ang pagtago sa kabutihang ginawa ng kapwa. At ang ikatlo na pinakamabigat sa lahat ay ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Kaya dapat iwasan at hindi tangkilikin ang ugaling ingratitude o kawalan ng pasasalamat dahil hindi ito nakakabuti sa atin at sa ating kapwa.
Kaya't ang pagpapakita ng pasasalamat kahit sa simpleng paraan lamang ay napakahalaga. Dahil ito ay nagdudulot ng kaligayahan sa taong gumawa sa iyo ng kabutihan. Kinilala mo rin ang kanyang pagkatao na nag-alay ng tulong sa iyo, lalo na sa oras ng kagipitan. Ngayon, sa ating pagsusulit, ay tukuyin ang mga binigay na sitwasyon at kilalanin kung ito ba ay nagpapakita ng pasasalamat o hindi pagpapakita ng pasasalamat. Isagot lamang ang salitang gratitude sa nagpapasalamat at ingratitude sa hindi nagpapasalamat. Kaya't, handa ka na ba? Unang tanong. Binigyan ni Beth ng bulaklak ang kanyang ate pagkatapos siyang tulungan nito sa kanyang mga gawaing bahay. Ang tamang sagot ay gratitude! Tama! Ikalawa, hindi nagustuhan ni Leo ang nilutong ulam ng kanyang magulang kaya hindi niya kinain ito. Ang tamang sagot ay ingratitude! Napakahusay! Ikatlo, tinulungan ni Rhea ang kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay katumbas ng kanilang pagsasakripisyo upang siya ay makipag-aral. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Gratitude! Ang apat, malungkot si Tina sa natanggap niyang regalo mula sa kanyang kaibigan dahil hindi niya ito nagustuhan. Ano ang tamang sagot? Ingratitude! Napakagaling ninyo! Panglima at huling tanong, naging positibo, puno ng pag-asa at nanatiling masayahin si Ricardo sa kabila ng kahirapan at pandemya dahil sa buhay na biyaya ng Diyos sa kanya. Ang tamang sagot ay gratitude! Tama! Napakatalino ninyong lahat! Ngayon ay tapos na tayo sa ating leksyon. Naway marami kayong mahalagang aral na napulot tungkol sa kahalagahan ng pasasalamat. Kung meron pa kayong gustong linawin sa module na ito, huwag mayang sumangguni sa inyong mga guro sa pamamagitan ng text, chats, or calls. Ako rin ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa ating broadcast ngayon. Hanggang sa muli, ako si Ginang Marilu Mendoza, ang inyong Grade 8 Teacher Broadcaster sa Edukasyon sa Pagpapakatao. Laging tandaan, hindi mabigat ang pagbibigay ng pasasalamat sa taong pag-ibig sa puso ay hindi salat. Maraming salamat at magandang araw!